Welcome again to Test Tube at narito naman kasama natin ay isang napakagwapo at lalong sumisikat na bagong artista at batang-bata pa siya pero patuloy ang pagtaas ng kanyang stardom. Walang iba kung hindi ang pinagkakaguluhan ng maraming fans, milyon na ang mga fans nila. Seth Fadilin, hello! How are you? What's up, Pida? Hi sa mga ka-Test Tube natin dyan. Hello po sa inyo lahat. Alam mo, pilyo pala to. Nung nagpa-party ako sa Dirty Linen, eh, hindi pala pwedeng agawan to ng mic. Kahit ano, hanggang my way, kinakanta niya. Napaka-pinyo mo talaga. Buti na nakabalik pa ako ng room yung boy. Magandang to kay my way. Siyempre, hindi ko na sasabihin na umiinom ka. Hindi. Hindi na. Tubig. Tubig lang. Tubig lang. Yes. Seth, gaano ka-challenging yung role at enjoyable ba para sa'yo ang role na Nico dito sa Dirty Linen? Gaano ka challenging? Siyempre, lahat naman dito challenging. Mm-hmm. Lahat ng role, lahat ng character. Mm-hmm. Kasi ang pinaka challenging doon, paano mo siya gagawin simple na? Bari nang dating mo ha, ibig sabihin simple. Paano yung, ba yung simple? Paano mo gagawin yung simple lang yung character mo? Parang natural. Natural lang yung character mo, yun ang pinaka challenging. Anong ginagawa mong technique? Ang technique ko, unang-una, nanonood ako ng mga movies talaga. Uh-huh. Sino mga ina-idolize mo? Ako? Sa pagiging simple. Acting. Mahilig kasi ako tita sa mga character eh. Character. Oo naman, siyempre. Mga ganun. So, Johnny Depp. What? Of course, Johnny Depp. Oo, sino sa pa? Leonardo. Da Vinci? Da Vinci. Mali. No, tapos, DiCaprio. Denzel Washington. Uy, mga ang artista mo pa, alam ko eh. Kala ko eh. Yung mga bagits na hindi ko yung na. Yung mga ini-idolo natin. That's really good. That's really good. Ngayon, syempre, nanood ko doon sa isang palatuntunan na magandang buhay at sinabi mo na best friend mo si Francine. Tama ba? Paano nangyari yun na best friend mo siya? Way back 2019 dita. Okay. Yung unang meet namin ni Francine, way back 2019. Yung parang yung vibes namin dita. Dahil parang kami kaya kabite. Ayan, okay. Saka halos same din yung... Magkapit bahay kayo? Hindi naman. Medyo... Malapit? Malayo. Medyo malapit. Mga 20 minutes mo. And si Francine, yung buhay niya sa buhay ko. Yes. Hindi nagkakalayo. Oo, oh, pagiging family oriented. Oo, yung pamilya namin. Oo, yung paghihira, parang gano'n. Kaya naka-work. Nag-work agad yung samahan namin, 2019 pa yun. Tapos okay. Ngayon, ito na, katrabaho na kami. So para sa amin, ano to, tag dito, challenge din. Why challenge? Kasi first team up namin to. Na kaming dalawa lang. Mm-hmm. And nag-adjust kami, syempre may awkwardness. Pero ayun, dahil magkaibigan kami, nadadala naman lang sa pag-uusap. Ayun. Tutuksuhin kita, di ba? Best friend ko si Francine. Best friend ka ba niya? O baka good friend ka lang, ha? Baka nga crush niya ako eh. Naku, ang lakas ng loob mo talaga. Napaka-pilyo. Sabi mo nga, crush mo siya eh, di ba? Baka nga crush back na lang ako. Oo. Ano, so the feeling is mutual. Ika nga, nagkaka... Parang, pero hindi kayo, ano ba to? Hindi kayo nag-formalize ng relationship niyo? Ay, hindi. Hindi. Bawal ba? O ayaw niyo pa? Ayaw niyo ma-pressure? Ano ba? Hindi pa namin ang pag-uusapan dito. Mm-hmm. Wala pang ganito. Kumbaga alam namin, parang ramdam ko sa kanya, ramdam niya rin sa akin kung ano yung priority namin. Which is, what is your priority? Trabaho. Tama yun. Family. Andiyan, sabi ko naman, sinabi ko naman sa kanya kung dahil naman tayo ng panahon, ihip ng hangin dun sa ganda ng mga words mo, ha? Mga ganong sitwasyon ng buhay. Situation, siguro yun na yung panahon, pero ngayon hindi pa namin nagsasin. You're so young. Ayaw na yung madali yung mga tagay-balik. Yes. Saka marami na rin kami natutunan, tita. Tulad na, anong mga sa tingin mo natututunan mo ngayon sa sa friendship, sa pagtatrabaho? So, how have you matured being in show business? Kasi ibang mundo to eh, di ba? Paano nag-matured? Unang-una yung nakakasama ko. Nakakasama ko. Katulad ni tita. Mm-hmm. Ako kasi mas marami akong nakakasama, marami akong kaibigan na... Makakatanda? Apo, tita. Mas gusto mo? Mas gusto ko dahil natututo ako. Mm-hmm. Saka naniniwala talaga ako sa sinasabi ng mas nakakatanda sa akin. Tama. Kasi napagdaanan na nila. Okay. Parang binubola mo din ako, ha? Okay. Stop mo na. Yung qualities ni Francine na nagugustuhan mo talaga. Apart from her stunning looks,
Naks, biglang bumubungi lalo yung mata mo. Nakaka-loka. Hindi, alam mo yung tita yung ano, yung kahit weird siya pakinggan. Bakit? Weird kasi nga ba? Parang yung magandang traits niya kunwari. Pero ako hindi yung ganun eh. Ano? Mas attract ako yung sa... Kapilyahan? Ganun? Hindi, yung minsan. Oh, yung mga ganun. Magsusungit. Magsusungit siya tapos... Paano mo isusweeten ng kasungitan? Hindi, parang sa akin, oh, sungit niya. Parang doon ako kinikilig. So tapos? Paano mo nga iti-temper yung mood niya kung masungit? Ay, madali lang naman. Papatawa ka? Sino? Nagpapatawa ka? Ano sa akin? Okay. Pero ang pinaka-nagusto ako talaga sa kanya, yung inner. Kasukoting boses. Yung inner, ano niya, inner ugali niya. Tulad na, paano yan? Pagiging mabait, parehas kami. Mm-mm. Yung pamilya muna yung muna, oo. Mga kapatid niya muna yung oo nga, totoo. So, sabi ko, ano to, natuto to. Sabi ko, napangaralan ng values, family oriented. Yes. So, yung parang malaking bagay. Yeah, isa sa malaking bagay sa isang babae. Takot sa magulang. Siyempre, yung talagang pagdito. Hinubog kayo. Hinubog yun. Okay. Kung baga laki sa palo, parang ganun. Palo ka ba? No, malaki yun lang yung palo. Pero hindi naman garote yung balak. Alam mo, na-touch ako nung sinurge kita na, ayun nga, di ba, alam natin na stroke ang father mo, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang overpowering yung love mo sa kanya. I-describe mo yung talagang pagmamahal mo lang sa tatay mo nung nagkasakit na. Ah, tita. Kasi nangyari yan sa akin, sa nanay ko naman. Mm-hmm. Isa rin sa dahilan kung bakit ako nandito, dahil sa papa ko. Mm-mm. Eh, yung pagmamahal ko dun, tita, talagang ano eh, siya talaga yung nag-boost ng ano ko. Moral? Parang, which is, ako ngayon, sabi ko lang sa kanya, tay. Kasi yung na-stroke siya, yung moral niya bilang isang tatay, mm-hmm. yung pride niya bilang isang tatay. Siyempre siya yung nagtatrabaho sa amin, bumagsakin natin. Oo. Kasi na-stroke ang bata, 37. Tapos ngayon, sabi ko lang sa kanya palagi, sabi ko pa, di, iabang mo. Naku ha? Sabi ko, ano pa ako ang iabang mo. Mm-mm. Sabi ko sa tatay ko. Okay. Kasi ang gwapo mo ba ang tatay mo? Spogi ako. Joke lang. Sige, tapos. Hindi, yun, sabi ko lang kay papa pa. Nung na-stroke pa lang siya, sabi ko na, dito tulungan. Plano ko na hindi mag-college yun, tita. Plano ko na hindi mag-college. Itani mo, alam na magiging artista ka talaga. Tapos yun, sinuportahan ako ni Papa dito. Siya nagbigay sa akin ng pambawon sa audition ko ng PBB. Tapos siya yung talagang anak, kaya mo. Kakuha ka kaagad. Tapos ngayon, sobrang sarap sa pakiramdam na nagtatrabaho na ako. Oo. Kaya ano rin eh, kumbaga, hindi naman sa pag-aano, pero marami na rin kasing kabataan ngayon dito na yung alam mong... nawawala sila sa realidad ng mundo. Mm-mm. Akala nila, chill lang ang mundo. Ganun. Eh kasi bata pa lang, maaga na ako na mulat sa buhay namin. Oo, nagugulat ako sa mga sinasabi mo, tsaka hindi naman tayo scripted, no? Tapos, so, malalim ka pala, tsaka seryoso. Yeah. Amig din kayo ni Francine dyan, nung in-interview ko siya. Nakasalap. Meant to be. Yung serious ba? Oo, tapos. Yung ganun, so, marami ng kabataan yun na nawawala sa realidad. O sa sirkulasyon ng totoong buhay. Ako maaga ko na-realize na hindi all the time andyan ang magulang. Trabaho mo rin, yan. Obligasyon mo rin, tulungan ang magulang mo, mga kapatid mo. Oo naman. Sa tingin ko din, nagdala ng swerte sa iyo yung nangyari sa tatay mo. Yun na nga, sabi ko. Si Lord nandyan lang palagi, di ba? Oo, binigay ka agad sa iyo opportunity to be in showbiz. Tama, tita. Nung paglabas naniniwala ka dala? Opo, tita. Nung paglabas ko ng PBB, as in sinabi ko lang sa taas, sabi ko, ang lupit niya. Sabi ko kasi nung time na bata pa ako, dami kong dinanas. Sabi ko, Lord, ano yung pinakamahirap kong dinanas nung bata ka kamo? Yung na-stroke. Oo nga, tama. Nalagaan ko tatay ko. Oo, inaalaga ako sila. Inaakay ko sa CR, tinutulong ko maligo. At the age of 12. Mm-mm, 12 ganun. Grade 6. Pero sa nanay mo naman, siyempre, pagitin naman natin ng nanay mo, yung pagmamahal mo, siyempre, nandun ano. Ano naman yung sakripisyo mo para sa nanay? Ay, si ma. Kumbaga kasi, si papa kasi lalaki. Parang mas... sweet ako kay mama. Oo. Kasi takot talaga ako sa nanay ko. Sobrang takot. Bakit ka takot? Hanggang ngayon disciplinary. Takot. Takot ako sa mama ko. Okay. Kumbaga si mama, hindi ka niya pagbabawalan sa mga bagay-bagay. Sasabihin niya lang sa'yo, malaki ka na yan, see.
tumingin ka. Yansi, gano'n. Tumayo, tuminong ka, Yansi. Ayoko nang uuwi dito, may problema ka. Ang laki mo na. Ganun. So, si mama, nakatakot niya. Ano siya, ang tawag dito, sobrang proud din ako sa kanya dahil sa buong karir ko dito sa showbiz. May sili ko. Hindi siya nang pambili ng bag. Oo nga, sinabi mo. At sa pag bumili, napakasimple din. Oh. Meron ako, tita, ano ko lang. Siyempre, meron akong malaking babayaran. Tapos nag-withdraw siya as in cash. Hawak mo. Para ang dami nung cash na yon. Malaki, ano ba, bibili mo? Bahay ba? Konche. Sige, whatever. Ako. Tapos, bibili siya ng bag. Sabi ko, sige, bili ka lang dyan. Tama, kahit ano, bumili ka ng gusto. Ang binili yun sa Changi, tigpo 400 pesos, tapos yun yan nilagay. So sabi ko, ba't yung binili mo? Hindi ka pa bumili, ang dami mong pera mong hala. Sabi niya, hindi ko naman yun, masakang maganda ng design. Pinagmalaki niya pa yung design. Sabi ko, galing yung nanay ko. Oo nga. Ang swerte ko sa nanay ko. Tama. Galing. Saka dapat pamarisan, ano? Mm-hmm. Pamarisan. Kasi parents should be examples to children. So pag nakikita ng bata na gastado ng nanay, tatay, ganun ka rin. Naniniwala po ko. Oo, tama. So pagka nagkaanak ka, kailangan maging shining example ka. Ano yan? Tayo? Old soul family. Yes, yes. I believe in that. And it's beautiful, beautiful. So, nakakagulat yung anong point of view mo, ha? Ikaw naman, ano yung, ngayon alam mo namang big star ka, ano yung nami-miss mo sa pagiging ordinaryong tao mo lang noon, yung tambay-tambay, ganyan, na hindi mo na nagagawa ngayon? Actually, meron kasi tita, hindi pumapasok sa akin yung artista ako eh. Bakit pareho na naman kayo sinabi ni Francine? Hindi mo kayo na-compare. Bakit hindi? Misang nga nakakalimut ako na lalabas ako ng isang bahay. Tapos lalabas ako sa division namin, nakayapak lang ako. Bakit ka naman ganun? Tapos ang daming tao dun sa labas sa street namin, magpapapicture. Tapos minsan na, hey, pumapala, mag-aayos ako. Oo nga. Nakakalimut na ako eh. Para sa akin kasi, ano naman kung artista ka, eh ano. Oo, tama, hindi pa pumapasok sa utak mo. Eh ano, tsaka umayos ka, minsan binubulong ko yung sarili ko, umayos ka pidilin. Binubulong ko yung sarili ko, umayos ka. Hindi pa pwede. Pero tita, in reality rin, at to be honest, syempre, at the age of ito, na-earn ko na nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng sasakyan. Proud ako sa sarili ko. Oo, bilis. Proud ako sa sarili ko. At ito yung magagawa. Sa lahat ng kabataan dyan na pinapalamon pa ng mga magulang nila, wala silang karapatan sa akin magyabang. Diba? Wala silang karapatan sa akin magyabang. Dahil ako, lahat ng meron ako, puya, nagkasakit ako, mag-ikaw mo hospital. Dinibigay mo lahat para sa trabaho. Dinibigay para sa trabaho. Lahat ng meron ko meron dito. Pero it doesn't mean na magyayabang. Oo. Diba? Wag mo lang ako yayabangan. Tama. Diba? Yung angas mo parang medyo Daniel Padilla, konting mani-reserves. Pag sinasabi bang nakakahawig mo siya, yun ba yung nakakatuwa o baka sabihin, ginagaya mo siya? Paano ba? I'm sorry, this is not the first time, no? You heard this. Okay, ano? Ano masasabi? Minsan mapaisip ako, wala, diba? Sinabi mo yung sabi. Ang naisip ko, good compliment ba yan o... Yeah, good compliment. Yun ang naisip ko. Pero kung nasa harap mo si Daniel Padilla, ano sasabihin mo sa kanya? Sige nga. Sasabihin ko kay Sir, mas magaling ako sa'yo, gano'n? Hindi naman. Hindi, so, actually yung magkaibigan kami kay magkaibigan, DJ. Magkaibigan, o sige, ano sasabihin ko lang kay kaya DJ. Sabihin ko na, paano mo ito? So, baka mapanood niya ito. Mapapanood niya! Hindi, sabihin ko na sa kanya na... pangarap ko kuya, magkaroon ng mga blockbuster katulad. Oo naman. No? Ganon, yun na lang kuya. And, tawag dito, tutupa rin ko yan. Sige. Any dream roles kamukha din ni Daniel Padilla na gustong-gusto mong maganap sa'yo, mangyari? Ang gusto ko, dream role. Action ba yan? Oo, no? So, maging matutong mga galong movie. Sa ngayon, pangarap ko na magkaroon talaga ng blockbuster. Siyempre. Yung mga ganang tulad. Okay. That is tuwing Pasko, sa SM kami. Nanonood kami, mga artist na naglalakad. Tapos ang sabi sa pangalam nun na ikaw na yung ikaw naglalakad. Ikaw na, oo, diba? Ikaw na. Yes. So, i-aim natin yan. I-earn natin. Right. Ano na lang, before we end, sa mga milyon yung fans, ano tawag sa inyong team up? Francet. Oo. Magbigay ka ng message. Ayun, sa lahat po na nagmamahal sa amin ni Francine Diaz, sobra po namin na-appreciate. Alam ko, ang dami natin pinagdaanan. Matagal na kasi sila, tita. 2019 pa yung Francine. Tama, tama.
Tapos nabuhay lalo ngayon. Nabuhay ngayon lang ulit nabuhay and then lahat ng dream nila na sana magkamit kami ng project nito. Ngayon nandito na po, so maraming salamat. Suportahan niyo pa rin kami at subaybayan kami. Mm-hmm. Mahal namin kayo. Sobra namin na appreciate na hindi kayo bumitaw. Ilang taon din. Ilang taon kayo naghintay and eto na. Ilang taon din kami naghintay, lalo na. Sige. Maraming salamat and more power to you. Huwag kang magbabago. Huwag magiging mayabang. Feet on the ground. And may you go very, very far. Paano kung wala kang pera? Hindi ka mayaman. Pwede na maging mayabang. Kung kausap ko si Doña Cielo, ano gusto mo sabihin sa kanya? Pwede ba umutang? Hindi na, isa lang. Sige. Maraming salamat po. Thank you. Tandaan nyo, Dirty Linen, gabi-gabi po. 9:30 p.m. Saan? Monday to Friday. Yan dito. Yes. Siyempre, sa lahat ng Kapamilya platforms yan. Kapamilya Online Live, Kapamilya Live, I1TFC, TFC. Channel 5. A to Z, yes. Ayun po. At syempre, gusto ko na rin samantalahin ito para sabihin na mag-subscribe kayo kay Tito Tess. Yeah, test tube, test ito, Ma. Test tube. Please test subscribe, like, comment, share. Thank you again. Thank you. I really admire you. Seth Fedelin, huwag kalimutan. Napakagwapo. Bye.